Pero lalantad ang mga lalaki at babae na tatapang na magsalita ng mga salita ng Diyos. At isisiwalat ng Diyos ang laman ng kanyang puso sa panahong ito na bumuhos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at nag-uumpisa na. Amen. Nag-uumpisa na at ito ay naghahanap ng mga puso na pwede niyang ilagay ang laman ng kanyang puso at nasa gayon ang buong bansa ay maliglig ng kapangyarihan ng kalwalhatian ng Diyos. Kailangan lagi kang nandun sa great excitement. Yung pag laging inisip mo ay ang sarili mo, hindi ka mai-excite. Ano ba ang excite? Ano po ang excite? Ibig sabihin, ikaw ay laging, ikaw laging masigla. Amen. Hindi yung nawawalan ka lagi ng gana, lalo na sa prayer meeting at sa revival. Eh, hindi ka revive. Ang mga revive, laging maalab. Amen. Huwag mo sabihin may edad ka na, pare-pareho tayo, pero ang kaibahan ng maraming may edad na may puspos ng Espiritu ay higit na mas masipag. So, I am what I am, sabi ni Pablo, by the grace of God. And I labor more abundantly than they all. Aba, siya po'y sumusulat, nakatanikala ang kamay niya at nakatanikala ang kanyang paa, siya'y sumusulat ng mga liham. Why? At ang sabi niya, it's the grace of God. So, when you allow the grace of God to work in your life and through your life, kapatid, hindi ka tatanda. Hindi ka tatanda, maalis ang isipan mo sa iyong katawan at lilipat ay sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga, kung titignan po natin, 12 million ang population ng NCR at ang mga simbahan, ang laman lang ay pa 10-10, 20, napalaki na ang 100. Kaya kung titignan natin, lampa ang simbahan. Pero kailangan po na mag-umpisa dito sa maliit na lugar na ito. Christianity is a religion of miracles. Kaya kailangan lagi kang nakakaranas ng himala. Katulad nung isa na panay ang pakikinig sa radyo at umattend ng 3 gabi na. At ang sabi ng doktor sa kanya ay siya ay nasa stage 3 cancer at inalis ang kanyang suso. Pero hindi po ako naniniwala kahit na naalis ang suso at sinabihan siya ng doktor, siya ay naniniwalang wala siyang cancer. Yun po ang pananalig. Tayo kasi ay dada lang ng dada, pero hindi tayo makapanindigan sa ating sarili. Laging pag sumakit ang ulo natin, ay naaalaala agad natin ang gamot. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag puro gamot ang iyong inatupag, ang Diyos ang magiging mong, ang gamot ang magiging mong Diyos. Hello? Katulad nung isa, laging tumataas ang blood pressure niya dahil siya ay may panukat ng blood pressure. Meron siyang sphygma manometer. Kaya laging takbo siya doon sa sukat-sukat. Lumalaki dahil takot. Pero mula nung alisin namin ang panukat ng dugo, hindi na tumataas ang dugo. Kapatid, sabihin mo, sa Diyos lang. At ang mga imposible ay gawain ng Diyos. Ang mga posible gawain ng tao. Pag gumawa ka, pababayaan ka ng Diyos. Pag ang Diyos ang pinagawa mo, sasamahan ka ng Diyos at ang gantimpala ay sa'yo at ang Diyos ay natutuwang pagpalain ka at gantimpalaan ka sang-ayon sa iyong pagtitiwala sa kanyang katapatan. Naniniwala ba kayong tapat ang Diyos? Naniniwala ba kayo na gagawin ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako? Lahat ng pangako ng Diyos ay yes and amen kay Jesus Cristo. Ay, bakit ka naman natatakot at naririndi? Nais kong ipaunawa sa iyo na tayo ang panghuling panahong hinirang ng Diyos. Kaya hindi magkasundo ang simbahan dahil napakaraming theologians. Kung may 100 pastor, may kanya-kanyang librong pinag-aralan yon na iba't iba ang teolohiya. Kaya pag tumayo, iba-iba ang dalang teolohiya. Pero isa ang theology because theology is knowledge of the Most High God. And the one theology is that the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are deity. Omnipotence is with the Father, the Son, and
with the Holy Spirit, in the Father, in the Son, in the Holy Spirit, and flowing through you. The power of the Trinity is flowing through you. Amen. Kung yan lang ay maintindihan mo, dahil ang himala ay kailangang nararanasan ang mga may karanasan sa Diyos. Isa-isahin natin, nais kong ikay maranasan. Hindi po yan sa hanap buhay. Yan po sa personal na karanasan mo sa Diyos. At ang sabi rito, napakaganda nitong mga awit na ito, nais kong ikay maranasan pagkilos mo'y aking inaasam. Ano po ba yung inaasam? Yun po'y isang hangarin na hindi ako titigil hanggat hindi ko nararanasan na ang Diyos ang dakila kong manggagamot, na ang Diyos ang dakila kong tagatustos, na sa Diyos manggagaling lahat ng aking pera. Amen! Hallelujah! Sa Diyos magmumula ang lahat ng kailangan ko. Kaya nais kong siya'y maranasan at laging araw-araw ay binabantayan ko ang kanyang pagkilos. Ano ang kasunod? Salamat dito sa kumataan ng awiting ito. Pagkat sa iyo ko lang matatagpuan ang tunay na kagalakan. Ano po ang ibig sabihin? Magagalak ako kahit wala pa yung aking inaasahan. At ako'y nagpapatuloy sa hindi ko pa nahahawak ang inaasahan ko at mangingilan ang kasama ko. Sapagkat hindi ko makakasama ang mga taong hindi maalam, sapagkat sila'y mananalangin at ang kanilang panalangin puro ako. Dahil sila nag-aral ng ecology, the study of ako, the study of self. Ang tunay pong panalangin ay nakatuunay sa Diyos at sa kapaligiran at sa kapwa-tao. Kaya magtapos ka na, Panginoon, kailangan ko ito, Panginoon, kailangan ko ito. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng kailangan mo'y alam na ng Diyos. So ano ang hihingin mo? Kailangan ng iba. At kung ano ang hinangat mo sa iba, yun ang mangyayari sa iyo. That is the golden rule. Amen. Awitin pa lang, sermon na. Ano ang kasunod? Nais kong ikay maranasan, tibok ng puso ko'y, Ma, sasabi mo ba sa harapan ng Diyos, we have only one audience. And we are accountable to this one person, God. Talaga bang ang tibok ng puso mo'y siya lang? Ang itinitibok ba ng puso mo'y siya lamang mapalad ang mga aba na walang inaasahan, kundi ang kanila ang ang langit, ang kaharian ng langit. Amen. Mapalad ang mga maamo, kanila ang buong Pilipinas. Hello? Eh, kahit saan ako pumunta sa Pilipinas, may tumatanggap sa akin. Bakit? Because of the spirit of meekness. It's not my spirit, it's the spirit of meekness. Amen. Tibok ng puso ko, sabihin mo nga, tibok ng puso ko ay ikaw lamang. Amen. O, purihin ng Panginoon. Mararanasan ng mga taong inaasam ang Diyos, na maranasan ng Diyos, at ang tibok lamang ng puso niya ay ang Diyos, mararanasan niya ang pagkilos ng Diyos. Ano ang kasunod? Kaya't ngayon, bukas at kailanman, kahapon, ano? Ngayon, bukas at kailanman, today, tomorrow, and forever, my worship I will offer to you. Gusto mong yumaman? Mag-alay ka ng pagsamba sa Diyos araw-araw. Gusto mong maging manatiling malusog at malakas? Mag-alay ka ng pagsamba. Amen? Huwag yung parang buhat mo ang iyong binti pag ikay dumadalo. Kailangan ikay malaya, ikay masigla, katulad ng isang malayang usa na ikaw ay laging maligaya sa pagdalo, sa pagsamba. At pag-aawit ka, tiyakin mo na hindi ka nagyayabang. Kapag ang iyong tinig, ang naririnig mo sa pag-awit, nagyayabang ka, kailangan naririnig mong tinig ay ang iyong katabi. Hello. Yun po ang isang main rule sa pag-awit. Huwag mo lalakasan ang tinig mo, ipantay mo lang doon sa iyong katabi, kahit itong nasa likod ko. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Anong kasunod?
walang hanggan. Wala tayong karapatang awitin ito dahil ito ay magigita yung ipokrito. Walang hanggang kitang pupurin, di mo naman pinupuri. Pag birthday mo lang. Ano bang walang hanggan? Araw-araw yan, tuloy-tuloy. Kahit ano mangyari, pinupuri mo ang Diyos. Natisod ka, purihin ang Diyos. Nahampas ang aking dibdib ng tatlong ulit sa tatlong pagkakataon sa aming garahe. Tatayo ako at magpupuri sa Diyos at punta uli ako sa aking appointment. Kaya pwede kong awitin ito, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang kitang sasambahin, sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Ang Diyos ang nakikialam ng lahat ng ating patutunguhan sa hinaharap. Ang Diyos ang may alam ng lahat, kaya siya'y walang hanggang kung pupurihin at siya'y walang hanggang kung sasambahin. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia. Lunes hanggang Webes sa ganap na 9:30 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, 11:00 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 10:30 ng umaga at 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na 6:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 6:00 ng gabi, at 12:00 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa. Kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Banco de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always a great day to live with Jesus. At ano ang kasunod? At buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa iyo. Ito po yung kadalisayan ng puso. Mapalad ang mga may pusong dalisay, makikita nila ang Diyos. Buong laman ng puso ko ay ang mamalagi sa iyo. Anong kasunod? Walang hanggan, kitang pupurihin. So sa isa uling diretso, awitin natin. At ngayon, awitin mo itong may pagsamba at mataas na paggalang sa Diyos. Ito'y awitin ng panata. Hindi mo ba alam, ang pag-awit po, yan po ay panata. Sabi nga ni Darlene Sheck doon sa kanyang awitin, Our God Reigns, ang sabi niya, Let thy kingdom come, let thy will be done, and let Jesus Christ reign in myself. You will reign in my singing, sabi niya doon sa kanyang awitin yon. Justice and truth will reign. Kaya sa pag-awit pa lang, ikaw ay nagpapahayag na naghahari ang Panginoon sa iyong personal na buhay. At kung ikay naglalakad, naghahari ang Diyos sa iyong linalakaran dahil ikay umaawit. Amen? Hindi po pambihira, hindi po pangkaraniwan ang pag-awit. Grabe po yan. Dahil sa langit, ang gawain lang doon ay umawit. Kaya kung ikay laging umaawit sa Diyos, mapuspos kayo ng banal na espiritu at kayo'y mag-awitan ng mga salmo, mga imno at mga espiritual na awitin at ang himig sa inyong puso. Yan po'y makapangyarihan. Yan po ay sandatan laban sa buong impyerno. Umawit kang madalas. Sabihin mo, umawit kang madalas. Papunta akong Canada noong 1997. Ayos na ang itinerary, ayos na ang aking plane ticket, pero ang tatlo naming anak ay may sakit. Umiiyak ang aking asawa, at ang sabi ko, anong gagawin natin? I-cancel ako na lang. Hindi naman na kahit masayang yung plane ticket, okay lang. Ayan sabi ng asawa mo, kailangan matapang ang asawang mong babae. Sabi niya, hindi tumuloy ka lang. Eh, paano kayo? Basta tumuloy ka lang, pero alam kong nangangamba rin siya at ako'y nanalangin. At ang sabi ng banal na espiritu, mag-grocery ka at iwan mo ng pagkain habang wala ka, punuin mo ng pagkain ang inyong refrigerator at lahat-lahat para hindi na sila lalabas ng bahay.
At ginawa ko yun at nawala ang takot sa aking asawa dahil mabubuhay sila habang ako'y wala. At sino ang nagpayo? Ang banal na Espiritu. Amen. At minsan naman, siya ay hindi makabangon. Nagsisikip ang kanyang dibdib at parang sinasakal ang kanyang liig. At ako ay nasa isang, pupunta ako sa conference at sabi ko, hindi ko napupuntahan yung aking speaking engagement sa isang malaki coliseum. Sabi ko, hindi na. Basta ako'y nasa tabi mo. Sabi niya, lumakad ka lang, bahala sa akin ng Diyos. Inawit ko yan habang ako'y nagmamaneho. At hindi pa ako nakakarating doon sa venue, siya'y gumaling ng lubusan. Paano makakalimutan ko yung awiting yan? Kaya nais ko may paunawa sa inyo, ito'y paawitin mong paulit-ulit. At tiyakin mo na sinasamba mo siya. At pag hindi mo magawa, gawin mo. Kung hindi ka makalakad, lumakad ka. Kung hindi ka makalukso, tumalon ka. Pumunta ka sa taas na mataas-taas at tumalon ka. At doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos na ikaw ay kanyang gagawa ng lahat ng himala. May isang manlalaro ng basketball at siya ay average lang ang galing. At ang tatay niya, kailanman sa lahat ng laro ng kanilang team, laging nanonood at pumapalakpak ang kanyang tatay. At pagkatapos ay namatay ang kanyang tatay, matanda na. At sa isang laro, dahil siya ay average player lang dun sa isang laro, pagkatapos na mamatay ang kanyang tatay, sabi niya, tatay, iaalay ko itong laro kong ito. At siya ang naging star player. Dahil inialay niya yung kanyang laro sa kanyang tatay. At sabi, bakit na naging napakahusay mo agad? Dahil alay ko sa tatay ko itong laro kong ito. At bakit nung buhay ang tatay mo, hindi ka naging magaling? Dahil bulag ang tatay ko, pero nung mamatay, nakakakita na siya. Nais kong ipaunawa, ang ama natin sa langit ay buhay, kita ka, at siya'y pumapalakpak at pinaniniwalaan niya ang laki ng tiwala niya sa iyo dahil siya ang may likha sa iyo. The God who created you has a great trust in His creation. You will attain great achievements. Amen. But you have to stand and you have to make your decision every day. Christianity is the religion of miracle. Receive your miracle every day. A noteworthy miracle is available to everyone at ikaw ang magpapasya na maranasan mo ang mapaghipong himala ng Panginoon. Hallelujah. So magsiupo po ang bawat isa. At nais ko, bago ang mensahe, basahin natin ang 2 Corinthians 8:7. 2 Corinthians 8:7. Therefore, as you abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, in your love to us, see that you abound in this grace also. Kung magkagayon nga, habang kayo ay lumalago sa bawat bagay, sa inyong pananalig, sa inyong pagsasalita, sa inyong kaalaman, at sa inyong kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin, kayo ay maging masagana rin sa grasyang ito at yung grasyang yon ay ang pagbibigay. So abound in giving. And then sa 2 Corinthians 9, sa verse 11, kapag ikay nagbibigay, ano ang nangyayari? Being enriched in everything to all bountifulness which causes through us thanksgiving to God. So, ang gawain po ay magiging maunlad, ang gawain po ay lalawak sapagkat ang mga kapatid ay bukod sa kanilang husay sa iba't ibang aspeto ng buhay, higit silang mahusay sa pagkakaloob. Ulitin ko muli, galingan mo sa pagkakaloob. Desire to always give. Anong mangyayari? Pag ikay nagbibigay, marami ang magpapasalamat sa Diyos. Amen? At lalaki ang iyong pera. Dadami ang iyong pera. Ano ang verse 12?
For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. So pag ipinangaral ang mabuting balita, marami ang napagpapala. At marami ang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ating alab sa pagkakaloob. Sabihin mo, ito'y para sa akin. Hindi ito para sa kamag-anak ko, ito'y para sa akin. Sabihin mo, ito'y para sa akin. O Diyos, aming Ama, ang laman ng puso mo, isinisiwalat mo sa lahat ng nagmimithi na ito ay makamtan. Kaya Panginoon, hinihiling ko na makamit ng bawat isa ang bahagi ng laman ng iyong puso na iyong i-re-release at ibubunyag sa bawat isa ngayong sandaling ito. At ibinabalik ko sa iyo ang parangal at luwalhati, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang panalangin lagi ay sa Diyos, sa pangalan ni Jesus, at sa pagsisiwalat ng banal na Espiritu. Kaya napakaganda at napakahalaga. Ang titulo ng mensahe is strengthened through encouragement. All the way through, kailangan meron ka pong kasamang lagi kang pinalalakas ang loob. At ikaw din ay nagpapalakas ng loob. Kung ang kasama mo'y pinanghihina ang loob mo, iwasan mo sila. Amen. At maghanap ka ng taong pag pinalakas mo ang loob, gagantihan ka rin ng lakas ng loob. Strengthen through encouragement. Banal na Espiritu, sangayon sa salita ng Diyos na iyong isiniwalat sa akin at inilagay sa aking bibig upang ito ay dumaloy patungo sa marami. Hayaan mong ito ay aming maunawa at maging malalim ang aming pagkakilala sa tibay at katatagan sa pangalan ni Jesus. Amen. So pansinin po natin, the joy of the Lord is my strength. Be strong in the Lord and in the power of His might. So definitely, ang kalakasan natin ay ang kanyang grasya, ang kanyang galak, ang kanyang kapangyarihan. Yun ang ating kalakasan. Pero kailangan yung kalakasan yun, triple po yun, the joy of the Lord is my strength. Be strong in the Lord and in the power of His might. And the grace of God is the strength of God. So, yun pong tatlong yun ay nasa akin at dapat ay nasa iyo. At nasa gayon, ikaw ay maging pampalakas loob sa iba. Si Barnabas ay isang sons of encouragement. Kailangan ikaw po ay laging nagpapalakas ng loob. Kahit walang-wala ka na, magpalakas ka pa rin ng loob. At laging tandaan mo, kapag lumakas ang loob na nanghihina ang loob, ano ang mangyayari? Uunlad ang buhay noon at isang araw, bubueltahan ka at sasabihin, salamat sa Diyos dahil sa iyong sinabi sa akin, ako ay nagkaroon ng panibagong sigla at pag damutan mo na itong 1,000,000 na bahagi lamang ng kaunti kong kinita. Yun po'y mangyayari if you are a person of encouragement. Hindi ninyo narinig. If you are a person of encouragement, one day, babalik sa iyo ang biyaya dahil sa iyong pampalakas ng loob. Alam mo, ang problema sa maraming tao, tingnan mo ang iyong katabi, sana hindi ka problema. Ang problema sa maraming tao, pag pumunta sa financial coach, pinaniniwalaan ang payo ng financial coach, eh yung nagpapayo sa kanya, wala ring pera, kaya nga nagpapayo, eh para magkapera doon sa pinapayuhan. At ang tao ay pagpumunta sa doktor, talagang to the letter, susundin niya, kaliit-liit ang pildoras, immediately. Pero pag sa Diyos, hindi agad niya sinusunod. Disobedience is the main blockage that limit the flow of God's blessing. Kailangan pag narinig mo ang tinig ng Diyos, if today you hear the voice of the Lord, harden not your heart. Do it immediately. Isagawa mo agad dahil bukas makakalimutan mo na yung iyong narinig. Sangayon sa isang academician, ang lahat ng narinig mo sa isang araw ay makakalimutan mo ang 25% within 24 hours. The next 24 hours, another 25% will be forgotten.
And then the third 24 hours, another 25, and the fourth 24 hours, wala ka nang maaalala. Pero pag isinagawa mo at itinuro mo, hinding-hindi mo makakalimutan. Kaya hindi ko nakakalimutan ang salita ng Diyos, turo ako ng turo. Hindi lamang daliri ang aking ginagamit, kundi ang aking bibig. Kaya pag itinuro mo ang talata, hindi na mawawala sa iyong buhay ang iyong itinuro. Sapagkat magkakaroon ka ng karanasan doon sa talatang itinuturo mo. Kaya maraming Kristiyano ang mahina dahil kulang ng salita ng Diyos. Kahit ano po ang ganda ng sasakyan, pag walang gasolina, hindi po yun aandar. At kung may gasolina at kung walang baterya, hindi rin yun aandar. Kaya pag tinanong ka, ano ang mga pinaka-importante sa sasakyan? Lahat. Dahil kagabi, awang-awaan ko doon sa nakapark doon sa katabi namin, sabi ko, ganun-ganun ako, luman-luma yung kanyang sasakyan at ang kanyang ilawan. Pero bata pa siya. Dahil namatay ang lahat ng ilaw ng kanyang sasakyan dahil 1980 pa yung kanyang kotse. Pero ako'y hanga sa kanya dahil kahit na luma yung kanyang kotse, ay napapatakbo pa rin niya. At naalala ko ang aking sarili, pag ikay may pangarap, kahit bulok ang kotse, ikay maligaya. At darating ang araw na mga bago na ang sasakyan mo after 20 years. Amen. Dahil nandun sa puso, nadidevelop yung iyong pangarap. Though your present is small, though your beginning is small, yet your latter end shall greatly increase. Kaya kailangan lang pong alam, sabihin mo, paalaban lang ito. Pasiglahan lang ito. Hindi po pasiklaban, pasiglahan. Let us encourage one another. Bakit po kaya? Bakit po kaya kailangan magpalakasan tayo ng loob? Kailangan dala mo lagi ay pampalakas loob, hindi panira. Huwag mong masyadong pag-aalalahanin yung nangyayari sa paligid sangayon sa broadcast o sa news. Dahil kadalasan ng news ay bad news. Ang kailangan hanapin mo at pakinggay, good news. Ay ano ba yung good news? Na ikay iniibig ng Diyos, period. Amen? Pag pinaniwalaan mo yan, may mangyayaring himala na agad sa iyo. Pag pinaniwalaan mong iniibig ka ng Diyos. Kaya sa Malakay 3, sa Malakay 4:1, ipakikita ko sa inyo ang ilang aklat na iisa ang itinuturo. For behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. So pansinin po natin yung paggunaw po sa daigdig ay hindi po para sa iyo at para sa akin. Yun po ay para sa mapagmataas, yun po ay para sa mga mapagawa ng masama at sila ay magiging katulad ng dayami. At sila ay susunugin at sila ay tutupukin at walang ugat o sanga na matitira sa kanila. So sino ang susunugin? The proud? Those that do wickedly, they shall be stubble. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawaing ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umagat sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito.
Kaya kailangan iyong maintindihan at sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako makakasama doon. Dahil ang sabi ng Panginoon, "Learn of me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your soul." It's all the way humility and meekness. Humility is total dependence on God. Ang kababaan loob ay lubusang antiwala ay sa Diyos lamang. Huwag mong pagtitiwalaan ang pera mo sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. Pag ikaw ay nagtiwala sa pera mo, isang araw mawawala yan. Sambahin mo ang Diyos at pararamihin ng Diyos ang pera mo. Sambahin mo ang Diyos at palalakas at palulusugin ang iyong katawan. Kaya nga po, tingnan naman natin, dahil ito'y naulinigan ko agad bago ako matulog ng ating gabi kagabi pagkatapos ng tatlong gabi na revival. Sa 1 Thessalonians 5 verse 1, at ang sabi po doon, "But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you." Verse 2, "For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night." Paano raw ang pagbabalik ng Panginoon katulad ng magnanakaw sa gabi? Wala pong nakakaalam ng pagdating ng magnanakaw, ang pagbabalik ng Panginoon, walang may alam kundi ang Ama. Mismong si Jesus, hindi niya alam ang takdang oras. Kung ang Panginoong Jesus ay hindi niya alam ang takdang oras ng kanyang pagbabalik, bagamat siya ay Diyos, ay ano ang aking gagawin? Kailangan bantayan ko yun. Kailangan bantayan ko yung kanyang pagbabalik. Ano ba ang mangyayari sa kanyang pagbabalik? Maganda ba yung panahong yon? Verse 3, ano ang sabi? "For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape." Ang pagbabalik ng Panginoon ay ikawawasak ng maraming hindi naghihintay sa kanyang pagbabalik. At ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng isang babaeng bigla na lamang hihilab ang kanyang sinapupunan at siya'y magsisilang. At walang sino mang makaiiwas dito. Kaya ating pansinin, sino ang makakaiwas para hindi makasama sa susunugin? Sa 2 Peter 3, verse 10. So iba't ibang aklat, pero pare-pareho ng tinutukoy. "But the day of the Lord will come as a thief in the night." Purihin ng Panginoon. Si Pablo ay isang paniniwala. Si Pedro ay isang paniniwala. At si Malakias ay isang paniniwala. Ang pagbabalik ng Panginoon ay pagsunog sa lahat. "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up." So napakaliwanag po. "The elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up." Matutunaw at masusunog ang lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Kaya kapatid, kailangan ikaw ay laging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Sabihin mo, kalabitin mo ang iyong katabi, dapat handa ka sa pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, ang isang napakaganda, yung Malakay ay nangyari na. So, hindi yung tumutukoy dun sa araw na tinutukoy ni Pablo at ni Pedro. Nangyari na yon dahil nagkaroon sa pagitan ng Malakay at ng Matthew ng 400 years of dark ages. No revelation from God, no worship. Without revelation, no worship. Kaya ang nangyari, sila ay dumaan sa matitinding kapighatian. Pero may mga naligtas. At sa panahon ng unang mga Kristiyano, nangyari din ito sa buhay ng mga Hebreo. Sa Hebrews 10 verse 22, ipakikita ko sa inyo kung ano yung sinapit ng mga Kristiyano sapagkat walang ligtas sila. "Let us draw near with a true heart in the assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water."
So bakit po sila ay nahihirapan sa pagiging Kristiyano? Sila po'y mga Hudyo, pero sila po ay kailangang lantaran at kanilang ipinakikita ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kailangan na sila ay magpatuloy doon sa kanilang pananampalataya. Pero ang Roman government ay gusto niyang supilin ang Kristyanismo at ibig niyang alisin ang mga Kristiyano. At kailangan meron sila na magsusumbong kung sino ang isang Kristiyano. At ang tagapagsumbong ay ang mga Hudyo din. Sapagkat ang isang Hebreo ay Hudyo rin, pero sila ay makikitang hindi sila Hudyo dahil hindi sila nakikisali dun sa mga gawain ng mga Hudyo na nag-aalay sa templo. Kaya makikilala nila na ito'y Kristiyano dahil hindi nila ginagawa yung ginagawa ng mga pangkaraniwang Hudyo. Hindi sila nag-aalay ng mga hayop na haing ihahandog, kaya sila'y dadakpin. Hindi sila binibigyan ng pagkakataong maghanap buhay ang mga Kristiyanong Hebreo. Kaya sila ay may pampalakas loob sa isa't isa. Verse 23. At ang sabi po doon, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised." So sino ang pinagtitiwala nila? Ang Diyos na nangakong siya'y babalik. Bumalik na ba ang Panginoon? Hindi po. Kahit sa ating panahon, hindi pa bumabalik. Pero ang lahat ng nagtitiwala na babalik ang Panginoon, lalakad siya na kinalulugdan ng Diyos. For He is faithful that promise. Let us hold fast. Tayo ay humawak ng mahigpit sa sinasabi nating pananampalataya na hindi tayo nagpapabago-bago ng isipan. Sapagkat tapat siyang nangako. So, paano natin ito isasagawa? Verse 24. Ano ang sabi ron? "And let us consider one another to provoke unto love and to good works." This is encouragement. Kaya kung ang kapatid mo dito sa simbahang ito ay nanghihina at walang trabaho, tapikin mo lang, sabihin mo, nagtatagumpay ka rin. Amen. At kung nadama mong walang pantanghalian, buksan mo ang iyong wallet. At dahil ang wallet ko ay laging bukas, hanggang isang araw may nagbigay ng bagong wallet. Pag laging bukas ang wallet mo, mayroong magbibigay sa iyo ng panibagong wallet. Amen. Tingnan mo ang iyong katabi. Kaya wallet mo ay bukas sa pagtulong at pagdamay sa mga kapatiran. Sa iyong pagunlad, ang unang tutulungan mo'y kapatiran. Hindi ninyo narinig. Sa inyong pagunlad at pagyaman, ang unang tutulungan mo ay kapatid mo sa pananampalataya. Sa Galatians 6 verse 9, ano ang sabi po doon? At ang sabi po doon, "And let us not be weary in well-doing." Huwag daw tayong manghihinawa, huwag magsasawa, huwag magpapagod sa paggawa ng mabuti. "For in due season we shall reap if we faint not." So, aanihin daw natin ang mga ginagawa nating mabuti. At sabi ni Pablo, huwag kayong magsasawa, huwag kayong mapapagod, huwag kayong manghihina, basta magpatuloy lang kayong gumawa ng mabuti. At anong mangyayari sa verse 10? "And we have therefore opportunity, as we have therefore opportunity, let us do good." Sa ilan tao raw? Ilan ang iyong gagawa ng mabuti? "All men." Pero with particular mention, "especially unto them who are of the household of faith." Especially, may special mention. Lalo tingit sa mga katulad mo ang pananampalataya, tulungan mo sila, damayan mo sila, at huwag kang manghihina. Hanggat ikay may pagkakataon, laging tandaan mo, in due season, ikay mag-aani. At magugulat ka, ang mga anak mo, magaganda ang buhay, magaganda ang hanap buhay. At ikaw ay paganda pa rin ang paganda ang hanap buhay because you are doing well. Gumagawa ka lagi ng mabuti. Tingnan mo uli ang iyong katabi at sabihin mo, "Pangarap ko yung naririnig ko, gagawin ko yon." So sa Hebrews 10:25, ito ang gagawin natin. Ano ang sabi?
Huwag mong kaliligtaan, huwag mong ipagpapaliban ang pagdalo sa pagtitipon. Magsama-sama tayo tuwing araw ng Linggo na may gawain. Bakit? Ang sabi rito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ano yung day approaching? Ang pagbabalik ng Panginoon. Kung hindi man tayo abuting buhay sa pagbabalik ng Panginoon, dahil tayo ay nagbabantay, kaya nananatili tayong banal. At ano ang banal? Iba ang buhay. Ano ang ibang buhay? Lagi kang umaasa sa Diyos. At ano ang umaasa sa Diyos? Binabantayan mo ang pagbabalik niya. At ano ang sabi? Ang Diyos ay gagawa ng mabuti doon sa mga naghihintay sa Kanya. Di po ba? Pag meron tayong kamag-anak na nagpasabi na siya ay babalik, magbabalik ba yan? Ano po ang kanilang ginagawa? Magtatanong sila, ano ba ang gusto mong pasalubong? Gusto mo ba na dalang kita ng 2 boxes ng balikbayan box pag uwi ko? So, ang Panginoon po gagawa ng mabuti doon sa mga naghihintay sa Kanya. Sabihin mo, naghihintay ka ba sa Kanya? So, gagawan ka ng mabuti ng Panginoon dahil naghihintay ka sa Kanya, special ka sa Kanya, kaya gagawa ang Panginoon ng kakaiba sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Ibang kasaganaan ang ibubuhos ng Diyos sa iyo, lalo na ngayong araw na ito na ikay nakakarinig ng mga katotohanan ng ito. Expect the best from God. Dahil yun ang gagawin niya, the best. Kaya nga, ang babala ni Pablo sa verse 35, ano ang sabi niya? Cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward. Kaya huwag mong ipagpapaliban at huwag mong tatalikdan ang iyong tiwala sa Diyos. Tapat siyang nangako. Ano ang magiging kagaya ng isang taong nagtitiwala sa Diyos? Ano ang magiging katulad mo? Alam ko nagtitiwala ka sa Diyos, kaya tayo nagkikita-kita pa rin na tuwing araw ng Linggo. Ano ang katulad ng isang taong nagtitiwala sa Diyos? Sa Malakay 4 verse 3. Ito ikaw kung naghihintay ka. And you shall tread down the wicked, for they shall be asses under the soles of your feet in the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. Verse 4. Remember ye the law of Moses, my servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. So, ito po'y nangyari sa mga Hudyo. Sa verse 5, ano po ang sabi? At ang sabi po sa verse 5, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And then verse 6, And he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Nangyari na po ito. Sapagkat si Elijah, bagamat siya ay naiakyat na sa langit, pero dumating si Elijah sa katauhan ni John the Baptist. So after 400 years, lumitaw si John the Baptist, at ano ang sabi? He will bring the heart of the children to their fathers and the heart of the father to their children. So, naunawa ko na ang Panginoong Hesukristo ay nagpakita ng kanyang sobrang pag-ibig at tiwala sa kanyang tatay. At ang tatay naman niya ay tuwan-tuwa sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nga kung makikita po natin, pag tayo ay tumulad sa Panginoong Jesus na ang tiwala natin sa ating Ama sa Langit ay napakatindi at pinauunlad natin yung tiwalang yon, na gagalak ang Ama natin sa Langit. Kaya ako bilang isang ama, kailangang iaasa ko ang lahat-lahat ng aking kailangan sa pagiging ama at sa pagiging pastor, sa pagiging mangangaral, iaasa ko sa aking Ama sa Langit. At nang sa gayon, yung ama, mga anak ko sa lupa ay mabibigyan ko nung aking natanggap mula sa inasahan ko sa aking Ama sa Langit. At sa gayon, ang aking mga anak sa pisikal ay mag-aalab din sa Diyos.
Sapagkat makikita nila na ang aking tatay ay humihingi sa Diyos, kaya naibibigay niya ang lahat ng kailangan ng aming nanay. Hello? Yan po ang kaparaanan. Ang pagunlad ng pamilya ay nasa buhay ng alam ng mag-asawa sa Diyos. Nagpapalakasan kayo, you encourage one another, na kahit gaano katindi ang krisis, kayo ay nagpapalakasan ng loob at kayo ay magkasama, magkadaupalad na dumadalangin at humihingi ng tulong sa Diyos. At ang Ama natin ay napakabait. His mercy endureth forever. His loving kindness endureth forever. The mountain shall be removed, but His loving kindness He shall not remove. The hills shall be removed, but His covenant of peace shall not be removed. Siya'y magpapatuloy na tapat sa iyo at sa akin kahit hindi tayo tapat, at ikaw at ako ay iaahon niya para dalhin sa sobrang pagpapala at biyaya, at ibibigyan niya yon sa panahong tayo ay nag-aalinlangan sa Kanya. And that is grace. Ang Diyos po natin napakabuti. He is the source of everything. So if you touch the heart of God, He will open up the resources that will flow into any area of your life that is in need. Yun lang po ang buhay namin. Kakato kami sa puso ng Diyos at ang Diyos ang magbubukas para tustusan yung kailangan ng isang bahagi ng aming buhay, yung isa pang bahagi ng aming buhay. Kaya, nakatutuwa po dahil kami ay nasa grocery. At pag nasa grocery ka, meron doong senior lane. Sabi ng batang cashier, nakatingin sa asawa ko, sabi niya, napaka-sweet niyo po, ma'am. Dahil magkasama pa rin kayong mag-asawa. Kaya samahan mo ang iyong asawa at huwag mong ikahiya. Ikalugod mo na yung asawa mo, asawa mo nung siya ay balbon pa ang braso. Pag siya'y tumanda na, huwag mong ikahiya, lalo mo siyang mahalin. Amen. Lalo mo siyang akbayan. Tingnan mo ang iyong katabi, kung kasama mo ang iyong asawa. At ito ang tandaan mo, kalulugdan ka ng Diyos at bibiyayaan ka ng Diyos ng kakaiba kaysa mga lalaking baliwala sa kanilang asawa nilang babae. Kahabagan sila ng Diyos at iiwas sa pagkasunog. Amen. Sino ang susunugin? Those who are proud and those who are doing wickedly. Kaya kahabagan natin sila sa halip na hatulan. Kaya nga po ating unawain. Marami pong lalaki hindi mahilig sa Diyos. At marami namang babaeng mahilig sa Diyos pero hindi ginagawa ang buhay na katulad ng kay Kristo. Hilig lang ang kanila. Kaya pag nakahilig, nakakatulog. Pero pag yung talagang mahilig, laging buhay at laging hinahangad na maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Amen? At maliligtas ang asawa dahil nakita na hindi na nagtutungayaw yung kanyang bungangerang asawa. Conversion is a change of conduct. Kaya kailangan magbago ka na. Kung ikaw ay tungangera noon, ay ikaw ay manahimik at bayaan mo na yung lalaki ang magtungangero at siya ay matitigil din pag wala ng kausap. Amen. Kaya nais kong iyong intindihin, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. So, ngayon, sa 1 Thessalonians 5 verse 4, tungkol naman doon sa kapahayagan din sa pagbabalik ng Panginoon, but you brethren are not in darkness, that day shall overtake you as a thief. So wala ka, mga kapatid, kayo ay wala sa kadiliman na ang araw na yon ay darating na katulad ng isang magnanakaw. Ibig sabihin, madarat ng tayong gising at makakasama tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Gusto mo yun? Nakasama ka sa pagbabalik ng Panginoon? Amen. Ako rin. Verse 5. If you are all the children of light and the children of the day, we are not of the night nor of darkness. Verse 9. Ano ang sabi po doon?
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So, tayong lahat ay hindi nakatakda sa puot ng Diyos. Tayo nakatakda na magkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, iiwas tayo doon sa pagkatupok at pagkalusaw na gagawin sa ibabaw ng lupa. So, ano ang iyong gagawin araw-araw? Kailangan may ginagawa ka. At ito'y laging naririnig natin, verse 15. Ito ang dapat na ginagawa mong araw-araw. Ano ang sabi doon? See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. So, maggawa tayo ng mabuti sa isa't isa. At ano ang mabuting gagawin natin sa isa't isa? Verse 16. Rejoice evermore. So, paunlarin mo ang iyong kagalakan sa Panginoon. Mag-alak ka sa Panginoon. Verse 17, ano ang kasunod? Pray without ceasing. Manalangin ka, humingi ka ng walang humpay. Verse 18, ano ang sabi ron? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, ipagpapasalamat mo ang lahat ng bagay. Ipagpapasalamat mo ang lahat ng pangyayari. At doon lilitaw ang malinaw na layunin ng Diyos doon sa akala nating masama. Eh, yun pala ang nasa likuran noon ay napakaganda at napakabuti. Amen? So, ngayon ating unawain. Gusto ng Diyos na ikaw at ako ay mabuhay na pinagpala. Kaya nga, sa 2 Peter 3:17, ano po ang sabi at dito tayo magtatapos? You therefore, beloved, seeing you know these things before, beware lest you also being led away with the error of the wicked, fail from your own steadfastness. Kailangan pong tayo'y tuloy-tuloy na nagtitiwala sa pangako ng Diyos na siya'y babalik. At para tayo maging matibay at matatag, magpalakasan po tayo, let us encourage one another. Kung sino ang kasama mo sa pagdalo sa gawain, kayong dalawa magpalakasan. Kung kayo lang mag-asawa, magkasama sa pagdalo, magpalakasan kayo. At idalangin ninyo lahat ng inyong suliranin. Verse 18, ano ang sabi? But growing grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory, both now and forever. Amen. So, tayo po'y dapat lumago, tayo umunlad sa grasya o sa biyaya ng Panginoong Hesukristo at makilala natin ang ating Panginoon na tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa kabuuan, tiyak po ang pagbalik ng Panginoon, pero hindi tayo malalagpasan noon. Tiyak po na babalik ang Panginoon at yung pagkatupok ng buon lupa, hindi tayo kasama doon. Tiyak na babalik ang Panginoon, iiwas niya tayo doon sapagkat tayo ay nagtitiwala at hindi natin pinag-aalinlangan ang kanyang katapatan. At ang lahat ng nagtitiwala sa kanyang katapatan ay gagawa ng kabutihan ng Diyos. Personal mong buhay, gagawa ng kabutihan ng Diyos. Pamilya mo, gagawa ng kabutihan ng Diyos. Pananalapi mo, gagawing mabuti ng Diyos. Ika'y pasasaganain at iutos niya ang super health, super wisdom, super prosperity na dumating sa inyong buhay. Pero, umpisahan mo na laging magalak sa Panginoon. Laging manalangin sa Panginoon. At laging magpasalamat sa Panginoon. Balibaliktarin mo yan, magpasalamat ka sa Diyos, manalangin ka, at magalak ka lagi sa Diyos. Manalangin ka, magalak ka, at magpasalamat ka. Magalak ka, manalangin, at magpasalamat ka. Magpasalamat ka, manalangin ka, at magalak ka, magalak, manalangin, magpasalamat, magpasalamat, magalak, manalangin, manalangin, magalak, magpasalamat. Yun lamang ang tatlo nating gawain kung ibig mo na maging laging matibay at matatag. Ano ang ating gagawin? At ito ay ating pagpasyahan. Sabihin mo, ako'y magagalak lagi. Ako'y mananalangin walang tigil. At ako'y magpapasalamat ng ubos kaya ko. At ito'y gagawin kong patuloy hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Kasihan mo ako, banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen.
So, sa bawat pangangaral, ma-identify yung iyong kahinaan at kakulangan. Do not feel guilty. Gamitin mo ang iyong panibagong pagtitiwala sa Diyos at sabihin mo, salamat at magsisimula ka ng bago sa akin. Kapatid, magsisimula ng bago sa iyo ang Diyos. Mababayaran mo ang iyong utang, mababawi mo ang na-foreclose mong bahay at mababawi mo ang mga sasakyan na nailit sapagkat ikaw ay pagpapalain ng Diyos ng todo sapagkat nagpasya ka ngayong araw na ito na ikaw ay maggagalak sa Panginoon, mananalangin lagi sa Diyos at laging magpapasalamat. Salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. The spirit of boldness is one of the sign of God's approval. Noong ang mga alagad ay pinagbawalang ipangaral ang pangalan ng Panginoong Jesus Kristo, sila ay nagsama-sama at kapit-bisig na sila ay dumalangin sa Diyos. At sila ay dininig ng Diyos at sila ay binigyan ng kapuspusan ng katapangan. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay naniniwala na sa pagpapatuloy, tayo ay magkaroon ng isang gusali na doon natin gagawin ang revival. Isang proyekto na ito ay nangangailangan ng napakalaking halaga. Pero sa Diyos, higit siyang mas malaki kaysa anumang pinakamalaking halaga. So I will challenge everyone to pray, to be one with me in this wonderful project so that ang lahat ng ating gawain, lahat ng kailangan, television, studio, and everything ay naroroon na, and then ang prayer force natin ay naroroon na sa isang gusali na magkasama-sama ang lahat ng gawain na lalong magpapalakas sa ating television ministry. At ako ay naniniwala na ito ay kinalulugdan ng Diyos. At ako'y dadalangin, pray to God on what amount that you are going to partner with me concerning this project. And I believe that God's project, God has a budget. Kaya ako naniniwala na ang inyong pagsunod ay pagsama sa kalooban ng Diyos. O aking Ama, dalangin ko, pagpalain mo at bigyan ng karunungan ng bawat isa upang maitayo ang isang sariling gusali ng ministeryong ito na nandun na ang lahat ng kailangan para sa lalong pagpapaunlad at pagpapalawak ng gawain sa radyo at telebisyon. Pagpalain mo sila at lalong pasaganain sa sandali ng kanilang pagtanggap na maging kasali dito sa proyektong ito. Pagpalain mo sila ng todong-todo at hayaan mong ang kapayapaan ang mag-ingat sa kanilang puso at katahimikan sa kanilang isipan at kanilang mapagtanto at maunawa na ito ay buhat sa iyong puso na aking ipinahayag ng aking bibig at labi. Pagpalain mo sila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus as they start giving in partnership with this future building project. Mapagpala po ang banal at dakila mong pangalan sa kanilang buhay in Jesus Christ's name. Ang atin pong text line, ang atin pong email address at ang atin pong Facebook account inyo pong gamitin for our communication together so that we can pray agreeing with one another. God bless you in Jesus Christ's name.